So bago kayo mag-lunch, eh, bubusugin muna namin kayo ng mga sports news and features. Dali, may sorpresa ka kamo sa akin. Lapit ni Tiana yung sorpresa. Oo! Nakapakan niya yan. Mamaya, kasama ko si Valerie Concepcion na aking kumare mag-training ng MMA. Nakapakanin ko si Valerie. MMA? Oo! Oh, ito pa isang story, ha? Karamihan yung mga basketball players, hindi lang matanggap na tapos na yung oras para sa kanila. Si Rudy Atkins, malugod na tinanggap ang kanyang pagre-retiro. So, kumpleto to. Pero hindi ito malungkot na story, ha? At gaya ng sorpresa nila, bubusog din namin kayo. Para sa kanyang debut fight. Ang mga kalaban ni
Evernell ang kapwa niyang Yaoyan artist na si Reggie. Tulad ni Evernell, kayod galabaw din si Reggie. At siya daw ang pambato ng mga tricycle driver sa MMA. Hindi na pagtapos ng pag-aaral si Reggie, kaya naman namulat na ito sa maagang pagtatrabaho. Pero sa paglalaro raw ng MMA niya, naramdaman ang pag-asang makilala. Isang taon na nag-ensay si Reggie. At tulad ni Evernell, pangarap din niya maging isang professional MMA fighter. Gusto ko itong sport na ito eh. Mahalaga pa ito sa buhay ko. Dahil itong gusto ko eh. At itong Sabado, dumating ang pinakahintay ng pagkakataon ni na Ed at Reggie para gumawa ng marka sa mundo ng MMA. Maglalaban-laban ng dalawa sa balikatan, isang taon ng MMA event ng Hybrid Yaoyan. Ang maganda kasi nito, may mga players dito na maglalaban na medyo nasa mas mahaba siya na antas ng buhay. Gaya niya, may isang match dito, yung isang player naman namin dito, vendor ng taho, taho-vendor siya, tapos meron naman isang player na classical driver yung kalaban niya. 24 naman dirigmang Pilipino na galing sa iba't ibang profesyon ang may paglaban para malaman na kanilang ibubuga sa MMA. Yaoyan is one of the pioneer mixed martial arts groups here in the Philippines. So, Yaoyan always produces the best. So, nandito tayo ngayon, makita natin yung next generation of Yaoyan fighters. Kanya-kanyang pakita ng bangi sa bakbakan. At mga sagupaan ni Reggie at Evernell, hindi nang pahuli sa excitement. Ng mga atake. Iba't ibang combination ang kanyang pinakawalan. Pero si Reggie mukhang hindi natinag at lalo pang tumatapang. Sa second round naman, mukhang hindi na nagpaawat si Reggie. Todo bigay ang kanyang mga tirada. Sa huling round, ang lahat ay nakabang. Pero wala pa rin sumuko sa dalawa. Sa desisyon ng mga hurado. Tabla si Evernell at Reggie. Sige lang. Tuloy pa rin ang laban niya. Sasabi ko. Hindi ako portable. Hindi ako wala akong medal. Dapat paralo ako doon. Simula pa lang ito ng matinding laban na sasagupain ng dalawang manalarong may matinding pangarap ng gustong mamon. Ang tunay na hamon ay hindi natatapos sa apat na sulok ng ring. Ang pag-iensayo at pagbabanat ng buto muli ang kanilang gagawin. Marating lang ang pangarap na tagumpay.